So hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Marydee. Cebu edition vlog. Cebu edition kasi nandito tayo sa Mandawi, Cebu for today's vlog, guys. I-share ko sa inyo yung aking experience na hindi nyo dapat gawin habang nagre-rejuve ka. So ako na ang saksi. So no na. Wrong timing talaga yung pagpunta namin dito sa Cebu kasi tingnan nyo, nakikita nyo ba yan? Ayan. Saka ito. Ayan. Ayan. So ayun, alam nyo na. So itong video na to is a warning. Do not wax your face while rejuvenating. Ikwento ko lang sa inyo, hindi ko talaga siya sinasadya. Nakalimutan ko kasi parang stop ako ng 2 days sa pagre-rejuve ko kasi nga laging may lakad, dire-diretso. 2 days ako nag-skip. Nasa loob ko na nandyan pa rin yan, na sensitive pa rin yung balat ko kahit 2 days na siyang nahinto. Nag-quick wax ako. So, ang ginamit ko is, sige, papakita ko siya dito. Strips lang siya na nabibili sa Watsons. And guys, sobrang ganda talaga niya. Isang ganun mo, kahit yung makakapal na hair, kasi nag-shave ako. So, yung shinave mo, di ba pag tumubo yun, sobrang kapal and sobrang tigas na. Sumasama talaga. 1, 2, tapos ito 3. Sumakit siya. And then, na-realize ko na lang na nagkaroon siya ng red. And then, ngayon, ayan na siya. Nag-take ako ng picture kung hindi clear yung video. Pero, grabe. Kita niyo ba? Before nagkaroon ako nito, parang ganun siya, bilog siya dito. Nawala din naman siya. So, hindi siya magpe-peklat. Kasi, ano lang naman yan eh. First layer lang yan naman yung skin mo. Namula lang kasi good skin na siya, hindi siya dry skin. Tapos, natanggal siya. Ang mangyayari dyan, ganyan, pupula. Tapos, pag medyo mas visible na siya, ibig sabihin nag-dark na siya. Ganyan, magda-dark na siya, medyo parang na-cover na. Umpisa niyan, yung medyo manipis. Manipis na red. Pag tinatch mo, very sensitive, mahapdi siya. Naman ganito na, parang medyo nag-build up na yung dry skin sa ibabaw. So, magda-dry lang yan and eventually matatag. Hindi mo siya pwedeng kuskusin para matanggal na siya kaagad. Kasi nga, nakita mo parang nag-dry skin. Ano, kailangan mo siyang hayaan. Doon sa mga mahiling mag-wax and naranasan nila to, mas maigi, hayaan lang, huwag kutkuti, cold compress na lang. Or aloe gel. Not touch it para hindi maging sensitive kasi mararamdaman mo mahapdi yun. As much as possible, let it wet. Hindi naman super wet pero huwag mo siyang hayaan na yung parang nagde-dry siya. Lagyan mo ng aloe gel, moisturizer, or yun nga, yellow. Para parang basta hindi siya masyadong dry kasi pag nag-dry siya, magka-crack siya. Mag-create pa ng mas malalim na sugat. Diba kahit yung lips natin kapag dry, pag gumalaw tayo, nag-create siya ng sugat. So, ganun din. So, baka pag nag-create siya ng sugat, yun yung mag-scar. Hindi yung iyan. Yung makakreate niyang sugat. Moisturize nyo lang siya. And, eventually, hindi nyo mapapansin, maglalighten lang yun, maglalighten. Mawawala din yan. And hindi naman siya aabot ng super taga. Hindi nyo siya mapapansin siguro 1-2 weeks. Siguro na yung pinakamatagal, lalo na kung mahilig naman din kayong mag-skincare, hilamos. Siyempre, natatanggal yung mga dry skin. May naghihilamos, nagsasabon. Pero, wag na siyang kuskusin ng todo. Ganon. So, yan. Sinshot ko lang sa inyo kasi nga, second time ko na to. Last time, hindi ko naman shinare. Kasi first time ko din ata yun. Or, I don't know. Hindi ko nang napansin. Pero, maliit lang siya. Pero ngayon kasi talagang super cute ng kita. So, gusto ko talagang i-share sa inyo kung ano yung ginagawa ko and kung ano yung dapat maramdaman. So, huwag kayong matakot. Talagang ano lang siya. Medyo bad trip lang siya. Wrong timing lang siya. Kung may mga lakad kayo, samantalahin nyo na na may face mask pa naman sa ngayon. So, ako nag-face mask ako. Pero, talagang pag tinignan mo siya, alam mo yung parang kumain ka ng ice cream. Tapos, chocolate, tapos hindi mo nalinis na masyado yung labi mo. So, ganun siya, pero okay, tiis na lang. Itong dito, yun, natanggal na yung gitna kasi nakaraan, guhis siyang ganun. Wala naman siyang mark, wala siyang bakas.
sinusubok ko na yan, hindi ako nangangamay na, oh my God, baka magkakaroon ako ng permanent na mustache, imbis na nawawax ko, hindi na, forever na siyang ganyan. No, kasi mawawala siya talaga. I'll give you update kung talagang magsi-zero out siya. Ibig sabihin guys, ha, talagang no, no, no waxing habang nagre-rejuve. Kahit medyo nagpataan ka ng ilang days, sensitive pa yung skin mo. Kaya huwag ka talagang mag-wax kahit anong mangyari para hindi ka magkaganito. Sinetry siya sa inyo kasi tinan nyo naman guys. Nasa Cebu ako, nag-enjoy sana ako supposedly pero nakakahiya talaga yung meron tayo dyan para tayong kuti. Anyways guys, recommend ko din sa inyo yung wax na ginagamit ko. Super ganda talaga niya. And ayun nga, talagang mag-ingat lang kayo. Pero talagang kuhang-kuha niya lahat ng hair. Kahit matigas, yung makapal niya na hair, kuhang-kuha talaga. So ko na talaga i-share yung mga na-experience ko. Kung hindi na ako nakapag-review ngayon, at least yung mga natututunan ko na ginagamit ko on a daily basis, as na-share ko pa rin sa inyo. Anyways, thank you so much for watching this video. I-like mo niyan and i-share mo niyan sa mga friends mo mahilig mag-wax. Guys, thank you so much for watching. See you again on my next vlog. Bye!